Ayun na mga, marami po kasi talaga nagko-comment sa akin. Ate, meron po bang sower? But the next position po, hello everyone! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ako po ngayon ay may magandang balita sa inyong lahat kasi may nag-email po sa akin na ating kababayan, ang saya-saya naman po kasi meron na po siyang job offer from this agency in the Philippines. Meron na po siyang job offer. Ang company niya po is in Quebec. Ang offer po sa kanya is $22 per hour. Hindi ko lang po masabi ang kanyang name. Saka na lang, paalam muna ako sa kanya kung pwede kong i-shoutout siya. Shoutout na lang sa'yo. Congratulations in advance. See you soon! So yan, mga kababayan ko, kasi may na mga marami po kasi talaga nagko-comment sa akin. Ate, meron po bang sower? Sower po ba? Pwede po ba ako makapag-apply dyan sa Canada as sower operator? Sewing machine operator po ang ating pag-uusapan po ngayon. Nakita ko po sa agency na ito sa Pilipinas na mga kababayan ko na gusto mag-apply as a sewing machine operator. Bago po pala, ako po pala ay meron din po experience sa isang manufacturing garments. Sa mga co-workers ko po sa Pilipinas dati, shout out sa inyong lahat. Shout out! Nagtrabaho po ako sa paggawaan po ng mga clothing, mga t-shirt po. So, kilalang-kilala po yung aming product nung nasa Pilipinas pa ako. Shout out sa aking mga kasamahan. So, meron na naman po akong related sa akin position na ito, the sewer. Kasi hindi po ako nananahe, pero marunong din po ako manahe. Pero alam ko po lahat ng operations, sa pananahe. Alam ko halos lahat ng tela, kilala ko po lahat. Sinulit, kilala ko rin. So yun, nasa ano kasi ako. Ako po kasi yung sa simula from the scratch, kami po yung gagawa ng sample. Ako pa nga minsan ang nag-try out ng sample kung maganda na tingnan sa katawan, ganun. So, from the sample, from the thread, from the fabric, lahat po dumadaan sa akin noon. Tapos lalabas na sa production area sa mga kasamahan ko. Shout out sa inyo, I miss you all! So, pag-usapan po natin ang sewing machine operation. So, ito po is from the agency in the Philippines. Kaya kayo po mga kababayan ko, kung meron po kayong experience sa mga nagtatanong sa akin, this is your chance. Apply na agad kayo ha. So, ang requirements po ni company at ni agency is high school graduate po with ELS certified or ELS certified, pwede kayo mag-apply. 2 years of current experience from mattress foam manufacturing company. So, take note po yun eh. Ako, nanggaling ako sa garments factory. Ito naman, mattress foam bed manufacturing company. And then the next qualification po, you should have the ability, you should know how to communicate in English. So, I doubt it naman, lahat naman tayo kaya natin makapag-communicate ng English, di ba? So, yun po. So, ang task description po ng trabahong ito, sewing machine operator, is isa sa mga task requirements is stretch and cut the fabric by hand with the help of a pattern, kasi may pattern po. And so anyway, it's a basic po. Kung marunong kayo manahe, alam niyo po ang gagawin ninyo basta mayroon po kayong experience sa ganitong trabaho. Ang company is dapat related po talaga or currently working, or you have an experience to this job at least 2 years sa company na mattress and foam bed manufacturing. So, similar po to do sa aking foam plant manager na hinahanap. Ito naman is operator. So, sa mga kababayan ko, apply po kayo sa agency na ito. Madali lang po mag-apply sa agency to. You should go to IPAMS International lang po, and then sundan nyo lang po yung procedure nila. Kasi kagaya na sinabi ko kanina, mayroon po isang successful candidate po from this agency na mayroon na po siyang job offer from the employer here in Canada. So, malay mo, kayo na po yung next, di ba? So, the next position po, similar po to sa trabahong ito na sewing machine operator. Ito po ay mattress factory worker. Factory worker naman po ito, mattress factory worker. So, ang gagawin nyo lang po is mag-a-assembly kayo ng mga raw materials ng mga mattress para maging, alam niyo, maging kama siya, parang ganun. Para po, tapos may ipapak yung mga mattress. So, yun po yung
mattress factory worker. Ang qualification po is high school graduate and ELS certified din po pwede. 2 years of current experience po from this from the company itself for mattress for manufacturing. Physically fit, can lift heavy loads po. So, kailangan talaga physically fit. So, sa mga nagtatanong po ng tattoo, wala pong problema kung may tattoo kayo kasi ang dami po may tattoo dito sa Canada. Kaya, no worries about that, okay? So, meron lang pong take note si IPAMS International po. So, note nyo lang po talaga sa inyo. Note po, take down note nyo po ito. The agency can only respond to the applicants whose current experience, industry, and qualification magmamatch doon sa requirements ng kanilang ng company para po pag in-interview kayo, mas madali na po yung masabi na kaya yung gawin kasi may experience na kayo. So, dapat talaga magmatch po talaga ang iyong resume sa inyong a-applyan. So, pag pumunta po kayo sa website ni IPAMS, meron po silang mga procedure kung paano po kayo mag-sign up. May mga tips po paano gumawa ng resume bago nyo po i-upload ang resume nyo, pictures ninyo. And then, register na po kayo kasi once na meron, pag naka-register na kayo kay IPAMS, pag meron na po mga bagong position na mag-match po sa inyong qualification, makakatanggap po kayo ng email sa kanila. So, yun lang po ang aking update sa inyo mga kababayan ko sa Pilipinas. Mag-apply na po kayo ngayon na po kaagad. IPAMS International po. Go to their job website. And meron din po silang Facebook page na pwede niyong puntahan. Marami pong testimonial doon na mga aplikante na nandito na po sa Canada. So, yan. Thank you so much. Gusto ko lang po talagang i-response yung nag-comment ng sewing machine operator kung pwede ba sila mag-apply pa po ng Canada. So, parang sabi ko, meron ba dito? So, I search na meron naman palang company na nag-hired ng foreign worker from outside Canada papunta dito as a sewing machine operator or factory worker. So, yun po. Pwede yun na pong applyan. Now na po. Thank you so much. And I hope you guys subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the notification bell po para po ma-notify po namin kayo sa next jobs happening, sa next update po namin para sa inyo. Thank you so much po. Bye now. God bless.